At kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa ko mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel nito dahil ito po ay para sa ating lahat. At huwag ka na rin sana mag-skip ng mga ads natin. Ayun na nga, bago natin sisimulan ng video to, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat po ng sasabihin ko ay base po lamang sa aking sariling karanasan at sariling opinion. Maaring effective sa akin, maaring sa inyo ay hindi. Magkakaiba po tayo ng diagnosis. So, respeto lang po. So, yun na nga, aayusin ko lang yung unang ginawa kong video tungkol doon nga sa nag-positive ako. Kasi medyo... nag-live kasi ako noon dahil sabi ko baka hindi ako makapag-video, hindi ako makapag-edit, hindi ako makapag-ganito-ganyan. Kaso medyo naguluhan ako doon sa video yon kasi hindi siya nasimulan, hindi nakuha yung una kong mga sinabi na the same time, hindi siya natap. Hi, Asumi. At hindi siya natapos. So bigla na lang nakat yung video. So yun na nga. So, yun na nga, mababasa pa ganun yung sa title na to na yun, nag-positive tayo. And ika day 5, day 5 nga ba? Tama, day 5 ko ngayon for quarantine. At kung may umang kayo nanginginig na ingay, aso, or dumaan na sasakyan, sa labas po yun, hindi ko sila kontrolado. Kaya tuloy-tuloy ko lang po yung pag-video ko. And yun na nga, last January 14, tayo ay nag... Tama ba? January 14? Hindi. January 14, tayo ay nagpa-swab test. And then January 14 ng gabi, lumabas yung ating resulta. And yun na nga, tayo ay positive. So, siguro tatanungin nyo, ano nga ba yung mga naramdaman mo? Paano mo nalaman na nag-positive ka? Or paano mo... Ano yung mga naramdaman mo para naging dahil para ikaw ay magpa-swab? Actually, last... Tuesday, ang unang naramdaman ko ay sakit ng ulo, napakasakit ng ulo ko. Tayo mga mental health warriors, sanay tayo sa sakit ng ulo, di ba? So, alam natin yung iba't ibang kirot ng ulo, pero this time, hindi ko talaga siya kinakaya. And parang may pattern yung sakit ng ulo, parang on and off siya, parang halimbawa sa oras na to, ang kirot-kirot niya, tapos bigla na lang siya mawawala. Tapos maya-maya, kikirot na naman siya. Parang siyang gumaganon-ganon. Na hindi mo maintindihan, on and off siya. And then, nung Tuesday na yun na sumasakit-sakit na yung ulo ko, nagkakaroon na rin ng pangangati ng koonti yung aking lalamuna, nagtatry lang. Binabaliwala ko lang siya kasi nung time na sumasakit ang ulo ko, parang feeling ko, ah, baka siguro sa anxiety or sa ano ko ito, yung mental health issues ko ito dahil... Yun na nga eh, araw-araw tayo nakaka-experience ng sakit ng ulo. Susunay na tayo doon. And then yun, nung nagtime na kumakatikati na ilalamunan ko, nag-strep seals lang ako. And then nawawala naman siya, so binaliwala ko lang siya. So the following day, Thursday, dito na yung talagang grabe na yung kirot ng ulo ko. Sobra-sobra na. Kumbaga, rate ng doktor sa akin kung gaano kasakit yung ulo ko. From 1 to 10, more than 10 yung kirot niya. So yun na nga, Thursday, nagpa-online check-up tayo. And then, yun na, sinadjust ng doktor na kung open nga ba ako for swab test. And then, nagpa-swab test tayo kaagad kinabukasan. So yun, balik tayo dun sa mga nangamdaman ko. Sumakit ang ulo ko, on and off. Nagkaroon ng pangangati yung lalamunan ko. Pero yung pangangati ng lalamunan ko, alam mo yung parang nakakain ka lang ng matamis or di ka naman nakainom ka ng sobrang lamig. Ganun lang. Hindi siya yung makirot. Hindi makirot yung lalamunan ko. Hindi rin ako sinisipon. Although, nagmo-moist yung ilong ko. Nagmo-moist yung loob ng ilong ko. Pero hindi ako sinisipon at all. And hindi rin naman ako inuubo. Hindi ko masasabing inuubo ko kasi... Kumbaga, parang napapa-ehem lang ako dahil sa katin ng lalamunan ko. And ang napansin ko din is yung mga toes ko. Halimbawa, ito yung toes ko. Yung paligid ng, paligid ng mga kuko. Yan, yung bakit paligid yan. Nagbabalat siya. Nagtataka ko, bakit siya nagbabalat? Parang first time ko yata ang ma-experience na nagbabalat siya. Tapos parang ang dry-dry niya. So, yun yung mga naramdaman ko. So, kung tutuusin, parang hindi mo iisipin na ako ay
magpa-positive for COVID dahil ganun lang yung nangagamdaman ko eh. Unlike yung iba, talagang severe na talagang parang trangkasong-trangkaso yung pakiramdam nila, nilalagnat, inuubo, sinisipon, tapos yung ubo at sipon nila, grabe, grabe din ang plema. Sa akin, walang ganun. So, yun na nga, one time lang din ako nilagnat nung time na nagpa-online check-up ako nung Thursday, last January 13. So, nung nilagnat ko ng gabi, mga 6:30 ng gabi yun, sabi ko, ah, parang iba na. Kailangan ko na magpa-online check-up. So, nag-book ako kaagad ng online check-up. And yun na nga, kagaya nga na sinabi ko dun sa live ko, kahit pa paano maswerte tayo dahil meron tayong HMO, merong 24/7 na consultation dun sa HMO ko. Kaya nakapagpa-book tayo kaagad ng appointment sa doktor, agad-agad. And yun, pero nung time na nilagnat ako, hindi siya mataas. 37.8, 38, ganun lang. And nilagnat lang ako ng for 1 hour. Isang oras lang. After 1 hour, wala na. Hanggang ngayon, hindi na ako nilagnat. And then yun, sinadjust na nga ng parang magulo yung kwento ko, no? Pero ayan yun na. Subaybayan na lang ninyo. So, yun na nga. Pina-swab test tayo ng doktor kinabukasan. So, it came up nga na tayo ay positive. Nag-positive tayo. So, ano nga ba yung mga ginagawa ko since naka-quarantine ako? Ano yung mga bagay-bagay na ginagawa ko dito sa bahay? Kung ano yung mga home remedies ko, kung ano yung mga ginagamot ko, or kung ano man. Actually, ako lang mag-isa dito sa bahay. So, mabuti na lang mag-isa lang ako dito sa bahay dahil syempre, makakakilos ako at hindi ko na kailangan pumunta ng quarantine facility kasi mas mahirap yun eh. Hindi ka makakakilos eh. Ang alam ko sa facility is yung lalo-lalo na pagdating sa CR, common siya. So, ayaw ko nang ganun. Siguro kung may kanya-kanyang kwarto, may kanya-kanyang CR, pwede akong bumunta sa facility. Pero hanggat maaari, ayoko. Kasi feeling ko hindi naman siya ganun kalala yung sitwasyon ko. Baka pag pumunta ako sa facility, magiginig ko yung mga tao, mas malalala yung sitwasyon. Baka lalo din lumala yung sitwasyon ko. Yun na nga dahil nga meron tayong mental health issues. Baka mas matrigger yung mga bagay-bagay. So, yun. Andito lang tayo sa bahay. Pang day 5 na natin ngayon ng pagka-quarantine. So, ngayon ay January 19 yata. Tama. January 19. So, baka bukas ko ito i-upload. January 20. So, day 5 tayo ng quarantine ngayon. Ano-ano nga ba yung mga ginagawa ko? Since mag-isa lang naman ako dito sa bahay, so the usual, kung ano yung ginagawa ko sa loob ng bahay, ganun din pa din ang ginagawa ko. So, tayo ay gumigising ng maaga, tayo ay nagluluto, tayo ay naglalaba, naglilinis ng bahay. Kasi kung hindi ka kikilos, parang mas lalo kang feeling mo magkakasakit, parang ganun. And yun nga lang, nakakakilos ako dito sa loob ng bahay, hindi nga lang ako pwede lumabas. So, obligasyon natin yun na maging responsable tayo kung tayo ay may ganitong sakit. Huwag tayong lumabas para hindi tayo makakawan ng ibang tao. And yun, so bukod doon sa daily routine na ginagawa ko, walang nabago eh. Kasi hindi naman ako yung nanghihina, hindi naman ako yung nilalagnat, hindi naman ako yung pakiramdam ko ay parang tinatangang kaso. Wala namang ganun. So, kung tutusin, maswerte pa rin tayo kasi medyo mild-mild lang. Although, may nireseta sa akin yung doktor. Pakita ko sa inyo. Ito ay mga over-the-counter lang naman ito. Alam ko, pwede nyo siyang bilhin na walang reseta. Una, ito, niresetahin niya ako ng, yan, mababasa ba ninyo? Ora Hex. Ito yung gargle na 2 times a day, umaga tsaka gabi. Mas prefer ko ito kaysa doon sa Bactidol. Ganun. Kasi before, Bactidol ang ginagamit ko kapag nagkakaroon ako ng sore throat. And medyo matapang para sa akin yung Bactidol. Nawawalan ako ng panlasa doon sa Bactidol. Unlike ito, para lang siyang typical mouthwash. Yan. Ora Hex AF. Yan. And then, meron din tayong pang-spray sa lalamunan, Difflam. Pero before, ang gamit ko is Camilosan. Yun nga lang, kasi na-compare ko silang dalawa. Mas gusto ko ito kasi mas mild yung lasa. Compared doon sa Camilosan, masyado siyang matapang sa lalamunan. And then, binigyan din tayo ng Nasoclear. Ito yung spray sa ilong. Kasi nabanggit ko nga sa doktor na
nagmo-moist yung ilong ko. And buti na lang kamo, nag-isitahan niya ako nito kasi nung the following day ng aking quarantine, nagbaka yung ilong ko. And napaka-effective itong nasal spray na ito. Actually, parang minsan ko lang ito ginamit eh. Minsan ko lang siya ginamit and then, yun, very effective siya. Nakakatanggal ng baka ng ilong. And yun, bukod doon sa mga ito, iniinom ko na yung aking mga maintenance na gamot, the usual maintenance na gamot. Hindi ko kailangan mag-antibiotics kasi hindi naman daw nag-ilalamunan ko. Kumbaga walang nanaw. Medyo maga lang siya ng konti pero wala siyang nana. So, ano lang, water. And bukod dyan sa mga yan, nagtitimpla, ang ingay talaga ng aso. So, bukod dyan, nagtitimpla ako ng honey tsaka yung lemon. Pero yung pagtimpla ko ng honey at lemon is doon sa maligamgam na tubig. Maligamgam na tubig para mas swabe siyang inumin. Kumbaga, yung iba sa labat yung iniinom, ako yun. Yun yung parang, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Parang yun yung pinakasalabat ko. Although, ang salabat is luya, di ba? So, yun lang naman yung mga home remedies ko. And so far, okay naman. Ang pinaka-crucial day lang na medyo nahirapan ako is yung first 2 to 3 days. Talagang kirot ng ulo ko on and off. Tapos parang medyo lumala yung dito sa lalamunan ko. Although hindi naman ako inuubo ng todo, pero makating-makati siya. Makating-makati siya hanggang umabot ako sa point na parang namaos ako. Hanggang ngayon, namamaos pa rin ako. Although, pero ngayon, hindi na siya yung makati. Hindi na rin ako yung inuubo na dahil sa kate. So, wala na. Totally, parang wala na. Parang unti-unti na siyang gumagaling. So, thank you dahil hindi naman tayo masyadong malala. And ito nga pala, ang karamihan sinasabi nila kapag naka-experience ka nga ng COVID, nawawalan ka ng pang-amoy, panlasa, siguro ito yung sa mga variant na luma. Yung unang COVID tsaka hanggang doon kay Delta. Pero feeling ko yung sa akin kasi kay Omicron. So hindi ako nawalan ng panlasa, hindi ako nawalan ng pang-amoy at all. Kahit na medyo nagbabaga-baga yung ilong ko, hindi ako nawalan ng pang-amoy. May pang-amoy at panglasa ako. Kaya kayo, kung sakali man kayo ay inuubo, sinisipon, nilalagnat, siguro much better na maging responsible din tayo. Kung kinakailangan natin magpa-swab test tayo. Huwag tayong in denial na ano lang to, flu. Dahil flu season ngayon, trangkaso lang to. Huwag tayong ganun. Basta meron tayong maramdaman na anumang sintomas, gawin na natin kung ano yung dapat natin gawin. Alam naman natin yan, hindi na kailangang sabihin. Alam naman natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Huwag na tayong in denial na ayaw mo pang tanggapin sa sarili mo na possible suspect ka for COVID. So, yun. And then, yun na nga, hopefully, after 14 days, mabigyan na tayo ng clearance para kahit pa paano baka langhap-langhap tayo ng hangin dyan sa labas. And yun na nga, siguro mas magdodoble ang ingat. Although ako naman, kahit papaano, maswerte pa din ako dahil nga bakunado ako. Kumbaga, kompleto ko yung first and second dose. And then last January, nakapagpa-booster na ako. So sabi ng doktor sa akin na huwag nga daw ako masyadong mag-alala or matakot kasi nga meron tayong bakuna. And luckily naman, sa tingin ko malaki talaga ang tulong ng bakuna sa akin dahil kita ninyo yung sitwasyon ko ngayon, nasa day 5 pala ako ng quarantine. And yet, nakakakilos ako sa bahay. Lahat na gagawa ko kung ano yung gusto kong gawin. Maglinis, manood ng TV, umakyat baba ng bahay. Alam mo yun, yung normal lang na nagagawa ko. Although yung paglabas nga ang hindi. So yun, maging responsable tayo. Kung sa tingin ninyo, meron kayong symptoms, magpa-swab test para hindi na kayo makahawa. Kasi mahirap, lalong-lalo na kung meron kayong bata or matanda sa bahay. Napakahirap nun. Mahirap yun, lalo-lalo na kung ang bahay natin, isa lang ang CR. Tapos, limitado lang yung kwarto. Napakahirap mag-home quarantine. Kukunin kayo ng facility kung ganoon yung sitwasyon natin sa bahay. Kaya, hanggat maaari, mag-ingat kayo. Gawin ninyo lahat ng mga safety protocols na pinatutupad. Laging maghugas ng kamay. Kasi ako, every time na lumalabas ako, pag-uwi ko sa bahay, diretso ligo ako kaagad.
Lagi din ako nag-alcohol sa labas, tapos lagi din ako naghuhugas ng kamay, and yet, nahawaan pa din tayo. So, hindi natin talaga masasabi, kaya kailangan natin magdobli ingat, lalong-lalo na kung meron tayong kasama sa bahay na medyo vulnerable nga when it comes to dito sa ating sitwasyon ngayon na may COVID. So, mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat-ingat. Mag-ingat-ingat. Doble, triple. Ano ba yung susunod sa triple? Quadruple. Naingat. Ganyan. Yun ang gawin natin. Hanggat maaari, umiwas na tayo yung lumabas. Hindi naman importante. Kasi ako feeling ko, nakuha ko yan sa paglabas-labas ko nitong January. Dahil, kaya nga, nabanggit ko dun sa live ko na ito yung time na nag-aayos tayo ng mga papers natin. Nag-aayos tayo ng mga papers natin para sa mga responsibilidad natin sa government, like yung sa akin, sa BIR yung inaayos ko. And na-expose tayo sa maraming tao. Kaya hanggat maaari, huwag nang lumabas. Mag-stay na lang sa bahay. Hanggang dyan ka lang sa paligid-ligid. Pero yung lumayo para makihalo sa mga maraming tao, iwas-iwasan na po natin yun. And yun, ang dami ko na namang sinasabi. So yun, mag-ingat po tayo. Lagi po ninyong tatandaan na sumunod tayo sa safety protocols. Maaring yung iba nahihirapang sumunod, pero pilitin natin na sumunod dahil para sa atin din naman yun. Hindi naman para sa kung ano paman. Para sa kaligtasan natin, kaligtasan ng kasama natin sa bahay, at kaligtasan nating lahat. So yun lang, lagi ka mag-iingat, lagi mong tatandaan na sumunod sa tataharan, at huwag muna tayo magreklamo. Sumunod muna tayo sa kung ano man yung patakalan na pinatutupad bago tayo magreklamo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!